sa nakaiwan po ng tourniquet sa anak ko. Alam mo yun sa sarili mo eh. Kung ikaw nakaiwan eh. Harapin mo yung ano, consequence doon sa nagawa mong pagkakamali. Hindi mo yung dapat takbuhan. Kasi kahit hindi ka na, hindi mo yan aminin. Nakita ka ni Lord eh. Nakita ka ni Lord. Ang tuwa at pananabik ng mag-asawang Irene at Angelito Carabeo para sa unang inaasam na isinilang na kambal nilang sanggol ay napalitan, naglabis na kalungkutan at paghihinagpis matapos bawian ng buhay ang isa sa kambal na nakapiling lamang nila ng 20 araw sa ilalim ng pangangalaga ng attending physicians at nurses sa isang ospital sa Cavite. Ang itinuturong dahilan ng mag-asawa ay ang naiwang tourniquet sa braso ng sanggol sa loob ng mahabang oras. Isinilang ni Irene ang kambal na sina Dwayne Angelo at Dwayne Eisen nitong Hulyo 11 sa pamamagitan ng cesarean section sa isang medical center sa bayan ng Silang Cavite. Bagamat premature na isinilang ang kambal, ay malusog umano ang mga sanggol at namalagi sa incubator ng ospital ng ilang araw. Nang dahil sa patuloy na pagtaas ng kanilang bayarin sa ospital kung saan ipinanganak ang kambal, ay pinayuhan umano sila ng kanilang pediatrician na ilipat ang kambal sa ibang ospital dahil stable naman raw ang kalagayan ng kambal at tiniyak na magiging maayos naman daw ang serbisyo ng paglilipat ang ospital kaya inilipat ng mag-asawa ang kambal. Before po yun, kinausap po kami ng pedya po namin na kung hindi po namin kaya yung budget nga po sa Silang pwede namin i-transfer sa hospital yung baby namin. Ang sabi po sa amin ng pedya po namin is safe po ang pag-transfer kasi po ang baby po namin is okay ang heartbeat at saka ang ano nila, oxygen po nila, oxygen level po nila. So nothing to worry daw po sa incubator kasi magpo-provide naman daw po sila ng replacement sa incubator. Kasi po ang pedya po namin dito sa Silang is at saka ang pedya po namin sa hospital is iisa lang po. Kaya nga po pumayag din po kami ng transfer kasi siya po ang nag-assure sa amin, si pedya po namin, na okay po ang twins kahit matransfer kasi ang pedya nyo dito ay ako, ang pedya nyo sa ay ako pa rin, sabi niya sa amin. July 17, nang lumipat sila ng ospital na nakabase rin sa Cavite. July 18, nang putulin ng mga doktor ang pusod ng kambal. Humingi sila ng sample ng dugo sa mga magulang para sa mga laboratory tests. Hindi tulad ng kay Dwayne Angelo, nahirapan silang makunan ng blood sample si Dwayne Eisen na tumagal ng ilang oras dahil sa kakasubok. July 19, bandang alas 5 ng umaga, napansin ng ina at nakita rin ang nurse na may naiwang tali sa braso ni Dwayne Eisen at namamagana ang braso ng sanggol at walang gustong umamin kung sino ang naglagay ng tourniquet. Every morning po, yung anak po namin is tinitimbang po silang dalawa. Yes po, kasi minomonitor po every day kung nadadagdagan po yung timbang po nila. So, nung umaga po na yun, hinubaran ko po yung anak ko, hinubaran namin kasama yung nurse assistant, tsaka nurse po on duty. Hinubadan po yung anak ko para po matimbang ng maayos, baka makuha po yung tamang timbang. So, that time po na nakita po namin yung tourniquet po sa braso niya. Natakot po ako kasi po nung nakita ko po na may tali po yung anak ko is ang naisip ko lang po nang tanggalin ang tali kasi para po siyang mapuputol yung pakiramdam ko po para mapuputol po siya once na nagkamali lang ng pagtanggal ng tali. So sobrang takot na takot po ako noon. Sa mga larawang ito nakuha ng mag-asawa makikita ang sinapit ng braso ng sanggol. July 20, naghain ng reklamo ang mag-asawa sa pamunuan ng ospital. Pinangakuan sila na bibigyan ng agaran at patas na investigasyon tungkol dito, kasabay sa naging usapan ang pangakong aasikasuhin at pagagalingin ang anak nila. Subalit naging taliwas umano ang naging pagtugon ng ospital hanggang unti-unting nanghina ang bata at nitong July 31, tuluyan nangang binawian ng buhay si Dwayne Eisen. Kung alam lang po namin na hindi po siya mapapriority, ililipat po namin siya ng ospital. Kasi po nung time na po yun na nagran na po ng isang linggo, balak na po talaga namin i-transfer ng ospital yung anak ko. Kasi nga po, wala po silang diagnosis dun sa braso niya. Hindi po namin alam kung ano po ba talaga ang totoong kalagayan po ng braso niya. Ang sinasabi lang po kasi nila sa amin ay yung braso daw po ng anak ko ay okay daw po. Gagaling daw po, antibiotics lang daw po.
Yun lang po yung sinasabi nila na igagamot dun sa baby po namin. Siyempre po kami po, worried po kami kasi gusto po namin ng totoong sagot, totoong diagnosis. Dagdag pa sa nagpapahirap ng kalooban ng pamilya, ang walang tugon at aksyon ng pamunuan ng ospital. Bukod dito, hindi kumbinsido ang pamilya sa naging findings ng ospital sa pagkamatay ng sanggol, nakalagay sa Certificate of Death na pneumonia ang sanhi ng pagkamatay ni Dwayne Eisen. Hindi po kami convinced kasi ang nakalagay po sa death certificate niya is pneumonia. Pneumonia po. Eh, ang sinasabi po namin, nagka-findings nga po sila ng pneumonia, wala pa po silang x-ray result eh. Kasi nanghihingi po kami ng x-ray result ng anak ko, nung time na yun, wala pa silang maibigay sa amin. Pero still, ang sinasabi nila sa amin is meron daw pong milk na pumasok sa baga ng anak namin. Tapos nanghihingi naman po kami sa kanila ng x-ray result, laboratory, wala naman po silang maibigay sa amin. Kasi ang balak po talaga namin dyan is kunin yung resulta, ipabasa sa ibang doktor. Kasi hindi po kami satisfied dun sa mga sinasabi po nila sa amin eh. Yung tiwala po namin is nawala eh. Nawala po yung tiwala namin sa doktor, sa management, nawala po talaga yung tiwala namin. Dumulog at humingi ng tulong ang mag-asawa sa programa ni Pau Chief Persida V. Rueda Acosta sa programang Persida Acosta's Legal Advice o #PALA. Matapos makausap ni Chief Acosta sa kanyang live FB program, ay agad na ipinahanda ang buong team ng Pau Forensic Laboratory Division sa pangunguna ni Attorney and Dr. Erwin Erfe. At noong Biyernes, ika-12 ng Agosto, personal na nagtungo si Pau Chief Acosta sa Cavite kasama ang buong Pau Forensic Team at agad na nagsagawa ng pagsusuri sa labi ng sanggol. Napasugo din si Ginang Ani Gavito ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC upang tumugon sa hinaing ng pamilya. Lumabas sa inisyal na investigasyon at pagsusuri ng Pau Forensic Team ang resulta na taliwas sa nakalagay sa Certificate of Death ng sanggol na pneumonia. Ayon kay Pau Forensic Laboratory Division Chief Dr. Erwin Erfe, ang proximate cause of death ay ang tourniquet na naiwan ng mga tauhan ng ospital sa kaliwang braso ng bagong panganak na bata. Ang tourniquet ay nagdulot ng ischemia, isang kondisyon kung saan ang daloy ng dugo ay nabarahan at kalaunan ay necrosis, ang pagkamatay ng mga selula sa isang organ o tissue ng kaliwang braso. Ang impeksyon ay kumalat sa buong katawan na nagresulta sa maraming organ failure at kalaunan ay naging sanhi ng kamatayan. Maliwanag na mayroong nagawang kapabayaan ng mga doktor at nurse maging ang pamunuan ng ospital. This afternoon ay nag-conduct po tayo ng forensic examination to verify the cause of death noong bata at nakakita po tayo ng mga senyales ng multiple organ failure at nakita po natin yung pagkabulok ng kaliwang kamay noong bata at apparently ay ito ay dahilan ng ligature. No? Nakakita po kami ng ligature mark at ito ay namaga, nabulok at nagkaroon ng infection and eventually ay kumalat po ang infection leading to multiple organ failure. Wala po kami nakitang aspiration pneumonia, no, as alleged doon sa death certificate. Mukhang lumalabas po doon sa mula sa medical history at doon sa findings natin na ito po ay klarong medical negligence. Nakikiusap kami doon sa hospital na please pakinggan niyo yung sinasabi ng mga parents. Nakakaawa yung mga batang magbibiktima niyo uli. Pag-igihan niyo ang ano niyo, ang trabaho niyo dahil sayang. Kung nakikita niyo sana ngayon ang sitwasyon nila at nakita niyo yung baby, kahit siguro kayo, maaantig ang puso niyo. Ipinangako naman ng mag-asawa sa harap ng labi ng kanilang anak na si Dwayne Eisen na ilalaban nila ang hustisya sa sinapit nitong kapabayaan mula sa kamay ng mga doktor at nurse. Bibigyan ka namin ng justice. Ha? Magkaka-justice yan, anak. Ha? Mahal na mahal kita, anak. Love na love yan ang nanay niya. Mahal na mahal kita, baby. Mahal na mahal kita, anak. Love kita. Ha?
Lagi kita mahal, anak ka. Mahal kita. Alam ko yan, bibiyaisin ko. Sana po naging honest po kayo sa amin. Kasi kung naging honest po kayo, sana po baka nandito pa po yung anak ko eh. Kasi kung kailangan po operahan, kailangan po tuloy yung kamay niya para makasurvive siya, sana po nandito po kasama po namin siya eh. Kasi nakikita ko po, natakot po sila eh. Natakot po sila na sa pwedeng gawing procedure sa anak ko. Hindi po sila natakot na pwedeng mawala po yung anak ko. Masasabi ko lang po sa inyo, sana gawin niyo po yung trabaho niyo. Kasi pinalo niyo po yan eh. Sinumpaan niyo po yan eh. Yung trabaho niyo po, sinumpaan niyo po yan. Sinumpaan niyo po na mabuhay po kayo ng tao. Sobrang po kinawawa niyo po yung anak ko eh. May papangako ko sa anak ko na gagawin po namin ang lahat para mabigyan po siya ng hustisya. Hindi namin bibitawan tong kaso na to hanggat hindi namin binibigay sa kanya yung tamang hustisya para sa kanya. Muling pinaalalahanan ni Chief Acosta ang mga medical practitioner na maging responsable sa sinumpaang tungkulin. Pinasalamatan din ni Chief Acosta ang pamahalaan dahil sa pagkakaroon ng Power Forensic Laboratory Division ay maraming mahihirap na kababayan at sensitibong kaso ang makikinabang. Sa ating mga health workers, kami po ay hindi kalaban ng mga health workers. Pinagtatanggol din po namin ang mga health workers. Pero kapag ganitong buhay ang naging kapalit ng kapabayaan, sinasabi may doctrine of res ipsa loquitur. Dito po sa kasong ito, ang kamatayan ng isang bata, ito po ay nagsasalita. Ang kanyang katawan, nagsasalita. Sabi nga sa Ingles, the death speaks for itself. Yun po ang dapat nating maunawa. Bakit namatay ang bata? Kitang-kita pong nabulok yung braso at kamay ng bata na nilagyan ng tourniquet na naiwan. Ilang oras, more or less 15 hours. Kapabayaan po talaga yan. At kung nasa ospital, abay, pangangalaga po ng ospital yan. Kaya po may kapangyarihan din ang namamahalan ng ospital na disiplinahin ang mga empleyado, doktor, nurses. At sana po panagutan ang dapat panagutan at nagpapasalamat po tayo sa mga ahensya ng gobyerno na sumusuporta dito. At nagpapasalamat tayo sa dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, sapagkat ipinaglaban po niya ang plantilla ng Power Forensic Team. Nagpapasalamat din tayo kay President BBM, sapagkat nararamdaman natin ang kanyang full support dito po sa Power Forensic Laboratory Division. Lubos naman ang pasasalamat ng mag-asawa sa agarang pagsaklolo ni Pao Chief Acosta. Sobrang thankful po kami. Kasi po, wala po kami pag-asa yun. Parang zero po talaga kami. So dahil po dun sa tulong po ni Chief, sobrang bilis po ng pagtulong niya sa amin eh. Hindi po namin in-expect na ganito kabilis yung magiging response po nung tulong. Kaya sobrang thankful po kami. Siyempre thankful po kami kay Lord kasi hinamit po niya si Chief Acosta para po matulungan po kami. Matulungan po yung anak namin mabigyan ng justice. Sobrang salamat po talaga. Tiniyak naman ni Pao Chief Acosta na makakamit ng pamilya ang katarungan para sa munting anghel. Promise namin magkakahustisya ka, baby. Yan, wag lang uurong ang mamit dati mo. Magkakahustisya ang pagkamatay mo. At ikaw ang magiging bayani ng iba pang mga sanggol, mga bata na ipinanganak na kailangang alagaang mabuti, ingatan at huwag pabayaan ng mga empleyado ng ospital.